Sabihin sa akin ang lahat, Luna. Marami akong gustong malaman. Ang katotohanan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Magsimula ka sa kung anong totoo. Ako si Marina. Ako ang asawa mo. Yun ang totoo. Alam kong mahirap paniwalaan. Kasi iba yung nakikita ninyo eh. Kahit ako hindi ko alam kung paano ko sasabihin kung ano dapat kong gawin. Kailangan pa ba natin umabot sa magtatanong ka? Sasagot ako para lang patunayan sa'yo na ako ang asawa mo. Ilang beses na tayong sinubukang paghiwalayin at sirain ni Victoria at Luna. Pero ilang beses na rin tayo pinababalik ng tunay na pag-ibig. Kaya yun ang kinakatakutan ko. At ito rin ang dahilan kung bakit sinisisi ko ang sarili ko. Kung bakit hindi ko kinuha yung bituing kasang-alam. Dahil alam ko na hindi lang naman buhay natin na sisirain na Victoria at Luna. Pati buhay ng anak natin. Na ngayon dinadala ni Luna. Roch, ito yung sinasabi ko sa iyo, kinakatakutan ko. Na baka hindi na makita ng anak natin kung ano ang magandang kinabukasan. Roch. Roch. Ba't mo ginagawa sa akin to, Luna? Ha? Raj! Kung meron pa sana halip na tunay na pag-ibig. Ha?
Edlar ba? Ano nangyari sa'yo? Nagtanong ka ba? Parang hindi niyo alam na kaya ako nagkakaganito ay dahil sa inyo! Natatakot pa rin ako. Baka kung ano mga oras ay mabuko pa rin ako. Luna, gamitin mo yung utak mo. Huwag ka magpapadala sa takot. Lalo kang mahalata niyan. Ano yung sinigalit mo? Huwag nga kayong magmangan-mangan ba? Alam mong dahilan, kayong lahat. Dahil sa itsura ko, minamaliit ninyo ako. Ni hindi niyo nga ako kinikilala, hindi ba? Wala namang magaling sa inyo kundi si Dugong. Tapos ngayon, pupunta-punta kayo rito? Ay, lumayas kayo! Hindi ko kayo kailangan! Layas! O baka naman gusto niyo pang pagtawanan ang itsura ko? Eh, anong gagawin ko, Nay? Mababawi ko pa ba yung mga kapalpakan ko? Eh, hindi na nga siguro. Pero habang hindi ka pa nabubuko, itodo mo ng pag-arte mo. Hindi ba matagal mo namang kilala si Marina? Matagal kayo nagkasama. Naging magkaibigan kayo matalik, hindi ba? Eh dapat, kinilala mo siya ng gusto. Edlar ba? Kahit kailan, walang umaapi sa'yo. Magkakampi kayo laban sa akin! Pero tandaan nyo, kahit maliit lang ako, lalaki rin ako! At paglaki ko, humanda kayo! Luna, alalahanin mo ng pilit ang kanyang mga kilos. Kung paano siya magsalita, ugali niya. Kung paano siya mag-isip, huwag kang maging padalos-dalos. Kung pwede niya, matipintig ng puso niya, kasabay niya sa'yo. Pwede ba, Marina, tumahan ka na? Please! Pwede ba? Pabayaan mo nga siyang umiyak. Hayaan mo siyang umiyak dahil pag hindi, baka atakihin siya sa puso. Masama yun sa kalusugan. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi pa rin ba naniwala si Rog sa mga sinabi mo? Hi, honey. Bilis mo ah. Buti nakabalik ka agad. Nakuha mo ba yung mga kailangan mo? Ay, nako. I cannot understand that, Rog. Hindi ba niya nararamdaman? Wala ba siyang lukso ng dugo? Na si Marina, siya, yung babaeng kausap niya. Ang babaeng kanyang minahal at pinakasalan. Oh, for God's sake. Ikaw nga, pwede tumahimik ka na dyan. Kontra ka ng kontra eh. Ang mas mabuti pa, di ba ikaw naman ang pinakamatalino ayon sa'yo? Bakit kaya hindi ka na lang mag-isip ng paraan para matulungan mo to si Marina na makumbinsin niya ang lahat kung ano ang tunay niyang pagkatao. Ano? Wala nga, masakit eh. Kung ang sarili kong asawa, hindi naniniwala sa akin. Sino pa kaya? Marina, natatandaan mo ba kung saan tayo unang nag-date? Saan ba tayo pupunta? Basta may meeting tayo! Ayoko! Ayoko! Bakit ba? Ha? Makukulit kayo! Bakit? Para naman sa kabutihan ng lahat, Dugong! Eh, para sa kabutihan ng lahat, eh! Bakit ako lang ang sinasangkala niyo? Eh, Dugong, kapatid mo naman siya, tanggapin mo na! Never! Kailanman hindi ko siya matatanggap. Yang si Edlar, narba na yan, nakapatid ko. Never! Ano? Edlar ba? Kapatid mo? Sa kasama ang palad. Oo, sa labas. At kahit na nasa kanya yung kasaan alam,
hindi ako lalapit sa kanya! Teka, Dugong, naka-Ibnarbang ka sa alam? Oo, Marina. Kasi ko Ibnarbang ka sa alam. Doon ito bumaksak. Ito ang kulungan sa ilalim ng dagat. At dito nakatira si Ibnarba. Di ka makasagot. Mahina na bang memorya mo na di mo na matandaan? Hindi, nagulat lang ako dahil di ba ang tagal-tagal na nun, tapos naitanong mo? Wala lang, kanina lang habang nagmamanayo ako, naalala ko lang kasi nung unang date natin, kung paano ito nagsimula, huwag mo sabihin sa akin, nakalimutan mo ng first date natin. Kalatagan tayo, tapos kasama pa natin si Sheila at si Rafael. Sinetap nila tayo dalawa, di ba? Nakatulog na si Baby Raf. So ano, naniniwala ka na si Marina kasama na dito sa bahay? Ewan ko. Oo, nasagot niya ang tanong ko. Nasabi pa niya pati ang pagkakasetup niyo ni Sheila sa amin. Pero tingin hindi ko naiintindihan, Raf. Somewhere deep inside me, I was hoping na magkamali siya ng sagot. So mas gusto mo pa rin paniwalaan si Luna? Yung Luna ang nag-claim na siya si Marina? Hanggang ngayon ba, nandiyan pa yung bisita? Eh, mukhang wala na yatang bala kumalis eh. Eh, baka naghihintay naman kasi ng kiss galing kay Tito. Siguro pinag-uusapan niya na naman ako. Alam mo, pare, kung hindi lang dahil sa itsura niya na Luna, I would say na siya si Marina. Sa pagsasalita, sa kilos niya, siya si Marina eh. I even felt her sincerity. Aminin niyo na pinagkakampihan niyo ako. Marina, huwag ka naman sanang ganyan. Lalo kami nagdududa. Ano? Sa totoo lang, kundi lang Marina ang itsura mo. Dahil sa inuugali mo, sasabihin ko na talaga, ikaw si Luna. So, paano nga masasabing hindi si Marina kasama na andito? She looks like Marina. Nasagot niya yung vital question na siguradong hindi alam ni Luna kung siya nga si Luna. Lalo akong naguguluhan. Narba, nagpunta ako dito para humingi ng tulong sa'yo. Di ba sinabi mo, lumapit lang ako sa'yo pag may kailangan ako? Di ba pumunta ka na rito? At tinulungan kita? At pumirma ka pangalan na sunduan? Oo, hindi ko naman nakakalimutan yun, Narba. Pero na sa'yo talaga ang kailangan namin. Ang kasalanan.
ano ginagawa ng babaeng yan dito? Wala, may dadaanan daw siya. Pumunta na rito, dinala na ako ng cake. Teka, Elias, ba't ba ayaw mong harapin yung bisita eh? Sekretarya mo yon. Yun na nga eh. Sekretarya ko lang siya. Di dapat sa opisina na kami magkita. Bakit ba ayaw mo si Minerva? Hindi naman sa ayaw. Ang ayoko lang, kakikilala lang natin sa kanya. Parang masyado na siya pamilyar sa atin. Eh, ano nga yun? Alam ko na kung bakit ayaw mong maging close kami. Baka naman ayaw mong maging malapit kami sa isa't isa dahil alam mo na marami akong malalaman na sikreto tungkol sa'yo. Master? Ano pong pinanggagalingan ito? Anong malalaman? Alam mo na, pinagdududahan mo ba ako? Bakit may dapat ba akong pagdudahan? Minsan tinanong mo na ako kung may babae ako na hindi ko maintindihan kung bakit. At ang sabi ko sa'yo, wala. Ibig bang sabihin, hindi ka naniniwala sa akin? May nagawa ba ako para pagdududahan mo ako? Elias, pumaba ka na lang, ha? Harapin mo yung bisita mo, nakakahiya. Wala naman tayong magagawa, eh. Kailangan na kailangan natin ang tulong niya. Pero hindi naman siya nakukuha sa pakiusap, eh! Ang sungit-sungit niya! Alam nyo, may kasabihan tayo. Kung hindi ninyo makuha sa santong dasalan, daanin ninyo sa santong paspasan. Ayoko sana ng gulo. Pero may katuwiran si number two. Ha? Ano? Pupunta na naman tayo. Bakit tayo kaidnap, ha? Kakayanin pa pa natin. Alam ko na! Di ba meron pa tayong mahihingi ng tulong? Tama, si ano, yung ganun-ganun ng buhok, Akala ko hindi mo na ako bababain, sir. Ano nga ba ang ginagawa mo rito? Wala lang. Bumibisita lang. Okay na kami ni Mrs. Esther na nga lang daw ang tawag ko sa kanya. Siguro naman, pwede ng Elias ang itawag ko sa'yo. Minerva, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko sa'yo. Pero mas gugustuhin ko na manatiling profesional ang relasyon natin. Sekretarya ka lang. Sir mo ako. At sana, sa opisina lang tayo magkita. At kung pwede, huwag mong pakialaman ang sino man sa pamilya ko. Lalo na si Esther. Gusto niya. Paano kung itanong niya sa akin na kung bakit ako kailangan lumayo sa kanya? Anong isagot ko? Huwag mo na kaming paikutin sa Elias, sa palagay mo ba, ganun ako kadaling itaboy? Eh, hindi ko naman inilihim sa'yo na may gusto ako sa'yo eh. At hindi ko rin inilihim sa'yo na may asawa ako at masaya kami. Kaya huwag mo kaming guluhin. Kung ayaw mo tanggal sa trabaho, lalayo ka. Sige. Kapag pinilit mo akong itaboy, mapipilitan din ako magsabi kay Esther. Nang ano? Ngayon na malapit kami sa isa't isa, sinabi ko sa kanya, may ibang ka ng babae o di kaya may relasyon tayo, sino kaya sa palagay mong paniniwalaan niya? Hindi mo magagawa yun. Binabalaan mo ba ako, Elias? Thank you.
nakukuha ang kasan-alam kay Ednarva, paano namin siya lalabanan? Tatlong bagay ang maaaring makatulong sa inyo. Una, ang punyal ng sigay na nakapaloob sa payayang. Pangalawa, ang tinta ni Igta na nagdudulot ng pansamantalang pagkabulag. At pangatlo, ang ilat ni Suwedra. Neptuna, wala bang ibang paraan? Nauunawaan kong pag-aalala mo, Ista. Totoong lubhang mapanganib ang pagkuha ng mga ito. Pero yun lang ang tanging paraan. Ista, Neptuna, sasama ako kay Marina at handa rin akong harapin ang lahat ng panganib kung kinakailangan. Teka, wala na tayong juice. Kukuha kita ng juice. Huwag na, Esther. Hindi naman ako bisita dito para pagsilbihan pa. Wala lang yun sa akin. Okay lang yun. Sandali, Amin Erba. Salamat. Ano, Nay? Ang hirap maging plastic, no? Konting tiis na lang, Luna. Konting tiis. Pero, Nay, napag-isip-isip ko lang. Pangangatawan ko pa ba itong pagbubundis ko? Ibig ko sabihin, paano kung mawala na itong bata sa tiyan ko? Kung patayin ko, magiging permanente pa rin ba ang buhay ko? Kasama si Roach. Tatlong bagay ang maaaring makatulong sa inyo. Una, ang punyal ng sigay na nakapaloob sa payayang. Ano tayo? Ano sa tingin niyo? Kung mawala ba itong pagbubuntis ko, magiging permanente pa rin ang buhay ko kay Rog? Posible. Pero kapag nangyari yon, eh, hindi natin malalaman kung ano magiging reaction ni Rog kapag malaman niya na nawala ang pinakamamahal niyang anak. Oo. Pakahiwalayan lang ako nun. Okay lang. Nay. Ang ibig ko sabihin, bakit ka naman papayag na hiwalayan ka? Siguro naman, gagawa ka na ng paraan na hindi mangyari yun, na manatili siya sa'yo. At ang maganda niyan, kapag maging permanente na ang sitwasyon dito, ibig sabihin nun, hindi na makakabalik si Marina dito sa bahay na to. Tuluyan na siya mawawala ng pamilya. Pasensya na, medyo natagalan, ha? Parang... Salamat, you're welcome. Parang ganda ng pag-uusap ninyo, ha? Nako, may sarap pala kausap nito ni Minerva. Magkakasundo kami. Oh, that's good. That's good. I'm sorry. Ba? Akala ko walang tao, eh. Ba't hindi ka nag-iingat? I said I'm sorry! Alam mo, hindi naman nakakabawa sa ganda ng isang tao ang maging polite. Lalo-lalo na kung bisita siya sa isang bahay. Mas gugustuhin ko na maging bastos na bisita kaysa palamunin at pabigat ang buo kong mag-anak. Sa isang mag-anak, kagaya ni Esther at Marina. Bawiin mo ang sinabi mo! Ayoko! Bawiin mo! Ano nangyayari dito? Minerva, inaano ka ni Sheila? Marina? Ingat, Marina! Oo nga, alalahanin mong bilang ni Neptuna, hindi ka dapat madikit sa payaya.